What's up mga kalakbay, magandang gabi po sa inyo lahat. Sa video natin ngayon, nai-review lang natin itong Kaset Sprocket ni Sagmit. Coming up! Disclaimer lang po muna mga kalakbay, lahat po nasasabihin ko sa parts na to o sa item na to ay base lang sa aking nalalaman sa sariling opinion. Kaya kung mayroong mali, sobra or kulang, eh, pwede mong i-comment sa video na to ng ating mapag-usapan. At magpapakilala na rin ako sa inyo mga kalakbay sa mabilisang pakilala lang to. Kung isa kang bagong siklista na tulad nyo o kaya naman ay napadaan o naligaw ka lang sa video na to, hindi naman kaya ay nagbabalakang pasukan ng mundo ng siklista, saktong-sakto ang channel na to para sa'yo. Ako ang inyong kalakbay na si Fred Lusada, Derp at Azul, my YouTube channel. Dito ay gumagawa ako ng mga bike vlog. Kahit na ano, basta tungkol sa bike, pasok tayo dyan. At dito ay pwede ka rin mag-comment ng mga idea, suggestion, o kaya naman tanong about bike na pwede kong sagutin. Hindi naman kaya, gagawa ko na sariling video yan para sa'yo. Yung bali mga kalakbay, yung item nga natin dito ngayon is yung sprocket na kaset type brand niya is Sagmit. So, itatake lang natin dito yung specific niya, then yung ano yung nagustuhan ko dito sa sprocket na to. So, ito yung sprocket natin. O yung cogs natin na cassette type. So, unahin natin yung brand niya. Bali, yung brand niya is Sagmit. Tapos, bumibigat siya ng 450 grams or halos nasa kalahating kilo. Then, yung materialis niya is bakal. Then, 8 speed. 8 yung ngipin niya na 11, 40 teeth. 11 yung pinakamaliit, 40 teeth yung pinakamalaki. Bali, ang kulay niya ay oil slick. So, bali yung nagustuhan ko dito sa cogs na to or kahit Sagmit na to is yung mga ngipin. Bali yung bawat ngipin na yan is may naka-indicate na kung ilan teeth, hindi mo na siya kailangan bilangin isa-isa. Bali naka-indicate na siya dyan. Bali ito yung 11 teeth. Ang 11 teeth nito is nasa likuran. Hindi mo makikita din sa harap. Tsaka ito, 13 teeth. Then ito naman, 16, 20, 24, 28, 34, 40 teeth. Hindi mo na siya kailangan bilangin. Naka-indicate na siya dito. Bali, isa pang nagustuhan ko dito is yung ginamit nilang lock. Bali, naka-bolt na Allen-type flower yung ginamit nila dito. Yung isang nagustuhan ko. Baka kasing mga cogs na nabibili natin is nakaribit na. Hindi mo na siya pwedeng tanggalin. Ito, pwede mo siyang tanggalin. Pag, kung sakaling lilinisan mo siya o gusto mo siyang linisan isa-isa, pwede mo siyang gamitan ng Allen-type na flower para matanggal. Pag natanggal mo yung lock na tatlo na yan, iwahiwalay na yung mga yan. Hindi na yung magkakasama. Para mga classmate mo dati ng high school, magkakasama kayo nun. Pero ngayon, wala na. Mag-iwahiwalay na kayo. Yun, bali ganun. Bali, yung kaganda dito kay Sagmit. Na kaya, pwede mo siyang i-detach bawat piraso pag gusto mo linisan. Then, kung mapapansin nyo siya dito, yan. Yan yung spline niya or yung slot niya. Bali, hindi mo ito pwedeng gamitan ng thread type na hubs kasi hindi siya magiging compatible or hindi talaga magkakare. Kailangan mong bumili ng hubs na cassette type para may self-pack mo ito. Kaya nga hindi ko ito may self-pack ngayon kasi naka-thread type pa tayo. Hubs, wala pa tayong budget yan. Hanggang dito lang muna tayo sa sprocket na ito. So, bali, may nababasa ako sa mga social media, Sagmit-Saglit, about dito sa makulay ng oil slick. Yung Sagmit daw, Saglit lang yung oil slick. Para sa akin kasi, kung ganito yung oil slick mo ng Sagmit, yan din yan, sprocket or cogs, kung yan ay magkaroon ng issue, mga gastias or kung ano man, natural lang yan kasi gamit yung parts na to. Bali, yung kadena natin dito kasi is maglilipat-lipat dito sa mga ngipin. Na posible siya yung maging dahilan ng gastias ng mga ngipin. Kung gastias lang dahilan sa ship, okay lang yun. Walang problema yun. Pero kung yung sasabihin natin na nagbabakbak or nagpuputi-puti, may mga dahilan yun kung bakit nagaganon yung oil slick parts nyo or yung oil slick na ganito. Unang dahilan yan,
kung yung pinili mong parts na oyster unbranded, pwede yung magkaroon ng issue na yung sinasabi nga na baltik-baltik na puti or yung nababakbak yung pinakakulay niya. O kaya naman hindi ka marunong mag-alaga sa bike mo or hindi mo sila mini-maintenance, yung pwede yung maging dahilan. Isa pa nun, kung mahilig kang tumambay sa mga tabing dagat, sabihin natin na hindi naman nababasa yung bike ko ng tubig alat. Bakit nagkakaganon? Yung hangin. Yung hangin naman yung magiging dahilan nun. Kasi pag malapit siya sa dagat tapos humangin or may hangin, nag-evaporate kasi yung tubig ng dagat na sumasama sa hangin na napupunta sa bisikleta. Kaya mapapesip ka, natambay ka sa tabing dagat tapos hindi naman nababasa yung bike mo. Eh, ba't nagkakaroon ng ganong issue? Yun sa hangin po yun, dahil sa hangin. Nag-evaporate yung tubig ng dagat nasama sa hangin, naampas yung sa bike mo. Pero kung sasabihin natin na branded na mga parts na oil slick tulad ng weapon, sandmeat, kung ano pa mang parts, tapos magkaka-issue ng ganun, big deal na yata yun sa mga kilalang brand para sa kanila na magka-issue sila ng ganun parts, no? Malaking down para sa kanila na magkaroon ng issue ng ganun. Yung mga branded kasi quality kasi yung nilalabas nilang parts, hindi lang basta-basta gawa. Hindi katulad ng mga unbranded. Pag unbranded kasi, parang kinopya lang nila yung kulay, yung design, parang OEM, parang kopya lang nila sa mga branded na parts. Ganun. Pero yung sasabihin mo mga saglit, depende yun sa pag-aalaga ng bisikleta o pag-aalaga ng bike parts. So, bali ito, hindi pa natin ito maabit, pero ang setup ko na gagawin dito, susubukan ko itong i-3x8. Sabi nung iba na mga kilala kong mga siklista, mga kaibigan yung siklista, medyo malaki daw ito or masyadong malaki para sa 8 speed na gagawin kong setup na 3x8. So, sa tingin nyo ba, malaki nga ba ito? Malaki. Malaki nga talaga ito. Kasi yung pinakamalaki kong crankset, nasa 40-40, ito 40-tip. Apat na ngipin na lang yung diferensya nila. Magkasinlaki na sila. Yan. Susubukan ko pa rin ito sa 3x8, yung magiging, kung ano yung magiging performance niya. Pero binabala ko rin mag-1x. Ang chainring naman na gagamitin ko noon is nasa 48 or 50-tip. Yun yung plano ko na chainring. Para sa riktaan, ewan ko kung gagana yun sa mga ahon. Pero sabi naman nung iba, kung mababaw naman yung mga inaahon, hindi ka naman na mabibitin sa ahon. Pero kung yung mga matarg na talagang ahon, kailangan mo naman yung 3x. Kasi sa 3x kasi may grade ka na pinamaliit na pwede mong gamitin sa ahon. Sa 1x kasi kung ano yung nakalagay doon sa unahan mo, yun na yun. Wala ka nung lilipat ang pag-iba. Kaya tatry pa rin natin yung 3x8 na ito yung cogs natin. Tsaka sa 1x8, ito yung cogs. Pero matagal pa yun, huwag nyo na munang abangan yun. Update yun na lang kayo pag meron na. So yun lang po mga kalakbay. Maraming salamat sa panonood. Sana'y nakatulong sa iyo ang video na to. At tumingin na rin po ako sa inyo ng suporta. Ipa-like and share ng video na to kung nagustuhan mo at sana'y nakatulong na rin sa iyo. Then panoorin mo na rin yung mga previous video na in-upload nyo. Baka makatulong din sa iyo. Subscribe kung di ka pa nakasubscribe. Kung gusto mo pa ng mga bike-related videos tulad nito. At pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa next video na i-upload nyo. Baka isa na yun sa tanong mo na ginawa ko ng video. So yun lang mga kalakbay, maraming salamat. Right click po sa inyo lang.